tonight mga kapuso, bukod sa mga rescuer, ilang MMDA police dogs ang nagpagod at nagpuyat para ma-rescue ang mga na-trap sa supermarket na gumuho dyan po sa lindol sa Porac, Pampanga noong nakaraang linggo. At kaya naman po maraming netizen ang sumaludo sa mga asong ito at binigyan pa ng tribute sa social media na agad na nag-viral. At happy kami dahil ngayong umaga ipapakilala sila sa atin ng presidente ng MMDA K-9 Corps na si Sir Chris Palsis. Chris, good morning. Good morning po. Sir Chris, thank you. At sa pagpapa-unlock at dinala niyo dito ang ating mga furry heroes. Sobra, oo. Chris, isa-isahin na natin. Ipakilala itong mga asong ito na nakasama sa search and rescue operation sa Porac, Pampanga. At siguro sabihin mo na rin sa amin ano ba yung naging parte nila, Chris. Okay po. Unahin natin. Nasa dulo po si Billy. Billy. Isang Belgian Malinois. Isa po siya sa nakahanap ng casualty doon sa casualty. Tapos nga si Farah, nag-confirm naman din po doon sa casualty. Kasi nagko-confirm niya. Oh, si K-9 Farah, pakita natin. Ayun si K-9 Farah na antukin. Ganun lang daw talaga siya. Lagi siyang lethargic. Pero ano yan, very sharp. Pero pag kailangan magtrabaho. Yes. Galing. Ang si Cody naman po, siya ang aming reserve doon sa search and rescue. At si Chia, isa po siya sa mga nag-confirm nung survivor. Chia, ito si Chia. Ito. Kanina pa malaro yan. Oh, ito, maharap. Oh, magiliw. At syempre, si Thunder. Siya naman po yung nakahanap ng survivor. Isa sa mga nakahanap. Tsaka si Dumbo, wala po si Dumbo rito. Ito, small but terrible. Oh. Oo. Ang galing talaga. Malaking tulong talaga itong mga asong to. No? Ano ba yung klase ng pagsasanay na pinagdaraanan ng mga aso para makatulong sa mga operasyon? Gaya ng search and rescue, Chris. May pinagdadaanan po sila ng 3 basic training. Okay. Ito po yung recall. Mm-hmm. Ito po yung kailangan makikita natin na bond sila between handler and the dog. Aha. And then, handler loss. Yes. Itinatago po natin yung handler nila at simula mag-practice na ng ilong. Yung mga aso, paano hanapin nila si handler. Parang hide and seek po ang dating. Okay. Tapos yung third naman po is a new layer. Doon naman po nagsisimula na any scent, na live scent. Okay. Na nakabaon, nakatago. Kailangan mahanap po ng aso. Pakita natin? Opo, demo. Recall. Okay. How do we, paano ba natin dito? Actually, parang ano lang po siya, dapat banded yung aso. So, tatawagin, nagbabark na yung aso. Sige. Ayan na. Cody. Amo na po kaagad dyan. Ayun. Tapos, si Chia. Yeah. Yeah, kita po niyo yung band. Ganun po sila ka-excite. Grabe ang energy. Talagang in tandem siya, ano? Hindi pwede magpalit ng handler. Hindi pwede magpalit ng handler. Gano'n ba katagal? Hindi, ano ba yung next natin? Yung recall? Yung handler loss naman. Handler loss. Apo. Ito naman yung itinatago natin yung handler. Sinong gagamitin nating aso? Si Farah. Si Susan kaya, gamitin natin. Si Farah. Nagtatakbo. Si Farah. Sino ang magtatago? Yung pong handler niya. Magtatago yung handler. Ito yung handler. Discord na siya natin. Ito. Okay. Nagtago yung handler ni Farah. Oo. Hinahanap niya. Ang galing. Ito. Yun. Ayun. Ayan po siya. Wow. Yung po yung second stage. Okay. Ang galing. So yung scent. Sanay siya kasi sa scent yung handler niya, no? Opo. Tapos ano yung mga sounds usually na ginagawa? Ano yan? Kahol ng kahol? Ang bark alert po. Bark alert? Kailangan pagka may nahanap siya. Ayan. Ito na yung layer. Hinahanap ngayon yung layer. Ayan, hinahanap niya. Hinahanap niya yung amo niya. Tinago natin dito. Tinago natin. Hindi po. Okay, po nasa isa sa mga kahon na to. Ay, hindi ba ito? Wala po. Nahanap niya. Ayan. So, pag ganyan... Ang liksi-liksi ni Thunder, Inaamoy niya, no? Opo. Tapos, nag-wag yung tail niya. So, paano niyo malalaman na... Ito na, ano yan? Papalibutan niya yung... Katulad nito, yung kahon. Buupo siya, di ba? Yun yung signal. Ay, hindi. Ang search and rescue, kailangan tumatahol siya. Kailangan para tumana. Para sa survivor kung nasan po yung... Ayan na. Naamoy na niya. Okay, ayan, no? Nagtatagal siya dun sa isang kahon. Galing.
Tapos, ayun. She would start barking. Start barking or scratching. Or scratching. Oh, yeah. Ayun. Andyan ba? Andyan? Andyan. Nina, labas. Andun nga ba? Ayun. Oh, very good, Thunder. Yan. Oo nga naman. Chris, pag ganyan, gano'ng katagal yung training ng mga aso bago sumabak talaga sila sa actual na search and rescue ops? Inaabot din ng ano, mga isang taon. Isang taon. Pero yung mga basic, usually 3 months. Kasi lahat kami, may iba-iba ng tinuturuan kami from Muntinlupa, K9 SAR. Yes. Tapos ang Belgian community, Cavite. Right. Tapos meron din po sa school, MMDA Thames. Tapos meron din po sa UP. So marami na pong mga volunteers sa sumasali. May special handling ba sa mga aso? May specific silang kinakain? Meron silang periods of rest na dapat nakukuha nila? Hindi po. Mga normal pets lang. Namin sila. Mm-hmm. Kung ano po yung mga healthy foods na binibigay yes, namin. Any breed ba pwedeng i-train sa ganyan? Yes, wala po kaming inaano. Wala po kami dinidiscriminate. Any breeds can kahit join aspin. Us. Opo. Kahit aspin. Kahit aspin. Meron po kami mga volunteers na aspin. Nice, nice, opo. Nice. Good job sa ating mga aso na tumulong. Tumulong. Doon sa, ito mismo sa Chuzon Supermarket. Yes, no? And of course, sa kanila mga handlers. Of course. Okay. Hindi papasado ang aso kung hindi pasado ang handlers. Saka po sa mga ano. Thank you, Chris. Thank you. Salamat sa the service that you do for the country. Thank you, Chris. Thank you, Chris. Thank you, Chris.